another check-up session, guys. Dahil sumakit yung chan niya ilang araw na. Dinala ko siya dito kasi nga nag-aalala ako. Baka ano naman. Dinala ko siya dito, guys. Pero in-advise siya na for urinalysis, baka UTI. Pero almost 2 hours na kami, guys. Hindi pa siya naka-ihi. Nakaubos na siya ng 500 ml nito. Tapos ito na naman. Hindi pa siya umiihi. Colored. Yan, guys. Yung doktor niya, wala. Pero refer kami dun sa ano, isang doktor. Mommy's job. Para daw, makaili na daw siya. Nasusukan daw siya sa tubig. Nasusukan na siya. The mommy's choice, the mommy's job, the mommy's duty. Guys, tapos na siya mag-ihi. Ang konting-konti lang. Buti na lang tinanggap sa laboratory, guys. So, okay na tayo. We're waiting for the result sa urinalysis niya. One hour after sa result. Yung doktor niya waiting. Hopefully, guys, walang bacteria. Pagkatapos nito, gamot, and then kami sa bahay. Sarili na siyang world. Guys, andito na tayo sa ating yan yung basta andito na tayo sa ganitong background. Alam niyo na kung saan ako. So guys, explain ko lang yung kanina, yung check-up namin ng anak ko. Kasi nga, Monday pa lang daw siya. Sumasakit na daw yung chancha niya. Pero hindi yung masakit talaga na masakit. So yun, dinala ko siya kasi nga kaninang umaga nagtanong ako kung masakit pa ba yung chan niya. So yun, dinala ko siya, yun nga sa video nakita niyo na nag-waiting kami, nagpa-laboratory kami. And then guys, yung result naman ng urinalysis na kinandak sa kanya na laboratories, okay, walang problema. Problema lang guys, talaga is delay kumain yan kasi nga matagal gumising, matagal matulog kasi nga sa kakalaro. So ako naman, syempre busy tayong tao, so talagang sa part ko din, sa end ko din, meron din tayong bilang isang ina kasi hindi natin naiiwasan na busy tayo, tapos pag-uwi natin ng bahay, buyat na, tapos minsan hindi mo na ma-check. So yun yung ano ko din, yun yung part na parang dihado ako sa part na yun. So dinala ko siya, pina-check up, tapos yun, gamot ang mahal. So, lesson learned yun, guys, na talagang kahit anong busy natin ina, kahit anong ginagawa natin at the end of the day talaga, lalo na pag may anak tayo, yun talaga yung uunahin natin. So, lesson learned, parang yung sa ano ko, sa pagkakaintindi ko, is since delay siya kumain, gumising, dahil matagal gumising, delay na makakain, minsan, makapag-almusal, as 10 na ng umaga. So, syempre, wala na. Brunch na yun. Hindi na yung breakfast, diba? So, anong nangyayari? Wala na. Nalipasan na. Hindi na on time na kumain. So, anong nangyari?
niresitahan siya guys ng I think maalok suspension ata yun for gastro dito sa tiyan niya para hindi mangasin, para hindi sumakit, and then probiotic na din. So yun, so far okay naman, hindi naman yun talagang pinaka thank you Lord pa rin dahil ganun lang yung result niya. So, we're hoping for the best and then prayers for fast na ma-effect yung gamot para okay na lahat. Kasi nga, nag-aalala din ako guys. Isang anak ko lang yun. So, yun. Andito na tayo sa tindahan. And then, as usual, kasi nga walang pasok, yun yung routine natin guys. Dito sa tindahan, pag-uwi natin sa bahay, try natin, bali yung, actually guys, yung routine ko talaga, gising na maaga, magluluto. Minsan, hindi ako nagluluto. Binibilinan ko lang sila ng pagkain, tapos bibili na lang sila ng mga ready-made na, na ulam. Pero yung kanin, meron. So, yun yung routine ko. Gigising na maaga, papasok dito sa tindahan, magbubukas. Pag oras ng trabaho ko, alis na naman ako. Ang maiiwan dito yung dalaga ko. So, after nung trabaho ko, ako na naman yung magko-close dito. So, opening-closing yung peg ko kapag oras, day ng trabaho ko. Kasi nga, skeletal kami. So, afternoon, kung wala namang pasok, full-time ako andito. So, yun yung magiging namin. And then, pag-uwi sa bahay, syempre, puyat na tayo. Minsan, ready-made na lang din. Barbecue, ganun. Minsan, may mga blessing, binibigyan kami sa kabila. So, hindi mo talaga maiisip guys kung yung parang kung yung asawa yung kung yung isang may bahay talaga kung busy siya maraming consequences talaga yung mangyayari. Like for example, ako busy akong tao. Walang siguro mapermi lang ako dito sa tindahan kung wala akong pasok, pero usually talaga andun ako sa labas eh. Kung hindi man ako nagtrabaho, meron tayong mga pinapagawa nila ng mga magulang ko. Syempre bibili ng gamot, ganito. Ako yung magiging runner ng lahat guys, kung anong mga needs sa mga bata, ganyan, sa trabaho, call ng trabaho ko. So most of the time andun talaga ako sa syudad, dun ako mag-iikot-ikot. Thankful na lang ako kasi nga minsan kung walang trabaho, andito ako sa tindahan. So yun ang resulta nun, syempre yung mga anak natin, ganyan. So, yan, kailangan na naman ng extra care. So, ngayon, yun na tayo. Dinala ko na siya sa doktor kasi nga, masakit yun daw yung tiyan niya. Tapos, sinilot ko nung nakaraang gabi, na-relief siya. Eh, kaso naman kasi guys, yung mga kabataan ngayon, pawisin yan, pawisin. Ako guys, madaling araw, ang lamig-lamig na kasi nga may two-story yung namin, char. Two-story. Kung sa dialect pa namin, dos andanas. Dalawang palapag yung bahay namin. So, natutulog yung mga bata sa taas. So, every time na madaling araw na malamig dun, tapos yung area pa namin, maraming kahoy, tapos parang province type. So, malamig siya talaga. May electric fan pa yan guys. Tapos pag kinukumutan mo yan, gaganonin pa niyan, aalisin pa niyan, tapos yung damit niya gaganon pa, aalisin pa. So ang nangyayari, umaga sumasakit ang tiyan dahil sa hangin yun. So syempre tayo ina, hindi naman natin ma-attempt na makita ang anak natin na ganon. So it's a lesson learned again na at the end of the day, dapat talaga ganon ang ating gagawin. Saludo ako sa mga mama dyan, sa mga ina, sa mga lola na gumagawa ng ganong extra effort para sa mga anak, sa mga apo, lahat. Kasi hindi madali. Yun yung isang consequence na dapat mong harapin pag ikaw ay busy mom or working mom. Kasi nga, minsan hindi mo talaga matutukan yung anak mo. Unlike kung andyan ka sa bahay. Pero alam nyo guys, hindi pa rin madali kung ang isang ina nasa bahay. Kasi nga, lahat din ginagawa, hindi, kapag ang ina nasa bahay, hindi mapermiyan. Lahat ginagawa sa bahay, paglilinis, paglalaba, paglulot, lahat. Compare naman sa working mom, syempre magtatrabaho.
pag-uwi ng bahay, puyat na, hindi na din makagalaw. So ganun din yun. It's a life, it's a matter of balancing talaga yan. So it's up to you guys. So yun, yun yung araw natin for the day. Nagpa-check up tayo kay Bugoy. So thank you Lord. I hope ma-okay na ang lahat. Sana ma-okay ang lahat para balik normal na naman yung bata. So that's it guys for this video. I'm so exhausted. Kumain lang ako ng saging for snacks, banana cubes. Then we're good to go guys. Thank you Lord. Thank you for the strength Lord. Thank you so much. See you in the next video guys. Bye! Diba yung bangs ko bago? Diba?